Hi guys, ayan po, dumating na po yung fitness foods na in-order ni Pia para kay Granddad. Iba-ibang klase. For 2 days po yan. May mga labels naman kung ano laman. Katulad nito, crusted chicken, roasted peppers, slow bean sprouts, sesame rice noodles, coriander, and mint. Tapos merong dessert. Toto na salad. Ayan po. Actually, kinakain ni Granddad yung isa. How do you like it? It's very nice. The noodles are nice. The meatballs are nice. Yeah, it's all right. Ayan po, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga itsura ng yung mga ready foods ng mga health conscious. For 30 days po ang cycle ni Granddad dyan. Ayan po, tatapatan ko ng ginisang munggo. Pero hindi ko naman kino-compare. Iba kasi to. Ito po sa mga nagda-diet, sa mga health conscious. Ito po pang masa. So ilagay na natin sa rep. Iniinit pala to. Tatry ko yung isa. 30 meatballs, carrots, kale, charred corn, brown rice, sour cream, coriander, and pumpkin seeds. Kasi matagal pa to eh. Yan po itsura ko. Humahaba na yung buko. Pwede nang iganon. Ayan po, palambutin lang ang munggo. Takpan. Ayan po. Naisama ko yung sauce. Ayan po, i-try natin. Kain po tayo. Pagkain ng mga ayaw magluto. O busy sa trabaho. Or mga nagbo-workout. Masarap naman. For 30 days po, dadating yung mga ganyan.
Parang trial lang. Protein, may vitamins, kailangan ng patis. Kanina po, nandun kami sa Specsavers, yung paggawa ng salamin. Nagpapagawa ako ng isa pa. Kasi pa palagi ko nakakalimutan yung isa kong salamin na panglabas. So hindi ko po ipagko-compare itong mga pagkain na ganito doon sa mga niluluto kong mga Pilipino gulay. Kasi iba naman to, iba naman yun. Tsaka baka ma-offend yung mga kumakain ng mga ganito. Diba? May calories ba ito? Ang tagal ng munggo. Ingat na ingat sila sa calorie, no? Meron pala sauce. Masarap pala pagka meron may dressing. So yung pong mga busy na ayaw magluto, order na kayo sa fitness food, fresh fitness food. I-google nyo po. Ayan po, luto na po ang munggo. So, prepare ko na ang mga sahog.
Ito yung ulo ng hipon na pinitpit ko para makuha ko yung katas. So, simpleng-simple lang po ito. Ayan po ang taas ng aking tripod. Mag-isa na tayo. Maglagay ng mantika. Two tablespoons. Alam nyo ba, meron akong basher. Yung pong last na vlog namin, nakalimutan namin magkain po tayo. Tapos po, ginanyan ko si Granddad para i-remind siya na mang-alok siya. Tapos sabi nung basher, siniko ko para si Granddad para mag sabi ng kain po tayo. Tapos po, sabi niya, yung kinikita ko raw sa vlog ay pandagdag lang ng mga gastusin namin. Totoo naman, maliit lang po, hindi naman ako katulad ng iba na million-million ng viewers. Tapos sabi niya, palibasa daw, maliit lang ang pension ni Granddad. At hindi naman daw mataas ang katungkulan ni Granddad nung nagtatrabaho pa. Kaya maliit lang daw ang pension ni Granddad. Nakikita niyo po sa ano, doon sa huli kong vlog, kung paano niya lait-laitin kami. Masakit po magsalita. Sabi ko, oh, mahirap lang kami. Ikaw ba mayaman? Masyado kang matapobre, sabi kong gano'n. Grabe po. ...2024 na po, ganun pa magsalita, sakit. So, ang tanong nyo po, pumapatol ba ako sa mga bashers? Depende po, pagka syempre, wala ako sa mood, at kung masakit yung mga sinasabi. Kasi sana ako na lang yung i-bash niya. Huwag na yung
Si Granddad, kasi matanda na yan eh. Mas matanda po siya sa akin. Pareho po kami binabash, and tatanda na namin. Yung bang kanyang mga magulang, pagka ginanyan, papayag siya. Konting patis. Siyempre gaganunin mo yung partner mo. Hoy, bumati ka naman. Hindi ko po itinatago, di ba? Na ginanong ko. Pati yung ba naman, ibabash mo? Ha? Sana may vlog ka, Gosom Flower 19, para lumaki rin yung kita mo. Kasi sinabi ko yung channel mo, di ba? Sayang, wala kang vlog. Hanggang bash ka na lang. Ayan po, half cook pa lang yung ano, yung hipon. Ilagay na natin ang munggo. Kung bata pa yung nagbabash na yun, walang turo ang magulang. Pero kung matanda naman, inggit ang umiiral. Kung Becky naman, hindi ka dapat miyembro ng LGBTQ. Kasiraan ka sa community. Kasi hindi natin alam, hindi ba? Mga nagtatago. Lagyan ng pepper. Magic sarap. Pinch of sugar. Parang si Idol Rafi. Kailangan may pinch of sugar pag nagluluto. Idol Rafi Tulpo. My idol. Meron pong basher na may maibash lang. Hindi ba niya nakita yung kilay ko? Napantay na pantay. Bakit hindi yan ang pansinin niya? Konting seasoning. Pati si Granddad ba naman, sasabihan na ang trabaho lang naman niya, ganun lang, hindi naman mataas ang trabaho niya dati. Grabe! Nakakaano? Nakakalungkot. Hanggang ngayon, naglipa na yung mga bashers.
doon siya magbasa, ano, million-million ng viewers. So, ayan po, imbis na malunggay ang ilalagay ko, Asian spinach. Kasi po, ako po, nagdi-delete ng mga bashers. Pagka may comments na hindi ko type, parang bash, ganun. Dinidelete ko na agad. Para hindi ko na maisip. Para hindi na mag-init ang ulo ko. Pero ito pong isang to, nalingat lang ako eh. Siguro sasabihin nyo, inagbablog ka eh. Hindi maiiwasan ng basher. Opo, hindi po maiiwasan. May mga umahanap ng butas para may maibash. Pero, dapat po lalabanan natin minsan-minsan. Lalo pag ang binabash, yung mahal mo sa buhay, di ba? Kung ako lang yung binabash, dinidelete ko na lang po. Pero pati si Grandad po binabash. Sobra. Sobra magsalita. Grabe. Sabi ko, oo, mahirap lang kami. Ayan. Pampahaba ng content si Gosong Flower 19. Ayan po, tapos na po ang ginisang munggo. Sana po gayahin nyo. So alam nyo, magluluto din sana ako ng pinakbet. Kaya lang, nasira yung mga okra. Kasi matagal na nasa rep. Kukumplitohin ko na lang ulit. So ayan po, maraming salamat po sa panonood. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating vlog sa araw na ito. Doon sa mga bashers, ito ang inyo. Mapait na papait. Thank you po. Bye. Haba na ng buko. Tumitikwas na.